inyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, buhin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon, paulit-ulit lamang
ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yaon nung di pa tayo tao, di na maalaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong lilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gabi, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, at usamang mahal. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na balitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta na noong una. Kaya't sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan,
Ngunit sino ang nagbabalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Si Herodes ay nais makita at nais gustong pagsikapan na makita si Jesus. Pero maganda makita anong dahilan bakit niya nais makita si Jesus. Gusto niya makita si Jesus dahil gusto niya malaman kung si Juan Bautista ang muli bang nabuhay iyon. Yun yung gusto niya malaman eh. Hindi dahil tungkol sa kanyang mga salita, hindi dahil sa kanyang mga kabutihang ginawa na nais niya makita si Jesus, kundi siya'y naku-curious, siya ba si Juan Bautista? Pero kung titignan din natin sa mga yugto sa Ebanghelyo, marami din nagpupunta at nais makita si Jesus dahil unang-una gusto nilang pakinggan si Jesus. Sumusunod sila kay Jesus dahil sila'y namamangha sa mga aral at turo ni Jesus. Yung iba gusto makita si Jesus dahil nais ilapit ang mga may sakit at may karamdaman sa kanila. O minsan yung may karamdaman mismo, gusto makita si Jesus. Pero maganda rin sa ating mga Kristiyano. Bakit mo din gustong makita si Jesus? Dahil naku-curious ka? Dahil marami ka nababalitaan tungkol kay Jesus? Dahil ba sinagot niya ang panalangin mo? Maganda sana sa paglago natin sa ating pananampalataya na ang pagnanais nating makita si Jesus ay dahil gusto niya nating makinig sa Kanya. Hindi sa pagkamangha lamang, kundi sana nais nating makita si Jesus dahil gusto nating makinig sa Kanya. Gusto nating matuto sa Kanya. Kaya maganda sa atin bilang Kristiyano na sa pagnanais nating makita ang Poong Hesus Nazareno, sana ang sambit din ng puso natin ay ang kabukasan natin na pakinggan siya. Na yung aral at turo niya ay maging kabahagi ng ating buhay. Na yung kanyang mga aral at turo ay maging parte ng ating pamumuhay. Nang sa ganon, ang pamumuhay at buhay natin ay nagbabago dahil nakikita at napapakinggan natin si Jesus Nazareno. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon na sa paglalim ng ating debosyon at paglawak ng ating debosyon, ang buhay din natin ay nagbabago. Tayo ay nagbabalik loob sa Kanya dahil ang Kanyang salita ang pinakikinggan at sinasabuhay natin. Nawa ang ating ebanghelyo ngayon ay maging hamon sa atin at imbitasyon. Lumapit kay Jesus na naghihintay sa atin. Lumapit kay Jesus na siyang puno ng habag at awa sa atin. At huwag din matakot lumapit sa sakramento ng kumpisal kung saan nararamdaman din natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, alamin natin ang napakaraming kasamaan sa mundo
Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapiin ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ang ating itugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahan naglalakbay naway, magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway, isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pang digmaan at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumaon naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pag-ibig ala na mula sa'yo muling hain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Masasalamat ang puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Mula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kaluwal at iman. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang
aking mook at tanggutan. Sa Diyos namang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa kanya nauna ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Muling inihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po nito ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi ka kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ho ang pagbabasbas, kanina po ay may panawagan, no? Lalo na sa mga deboto na nasa larangan ho ng edukasyon. Kayo po ay inaanyayahan namin sa isang pagtitipon sa October 5 para makapagparehistro at makapagpatala. Pwede po tayong pumunta sa ating parish office o kaya sa ating Facebook page. Meron po tayong Google form po doon na pwede nating fill upan. Inaanyayahan yung mga nagtatrabaho sa eskwelahan, mga guro na nasa larangan ng edukasyon. Nais namin kayong tipunin, no, sa isang araw ng pagninilay, no, at fellowship din ng mga deboto na nasa larangan ng edukasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayahan, hinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwan natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwal natin at namin.